Then yung init factor, anong gagawin natin para masolusyonan? Ceramic hot pot. Okay. Ceramic hot pot. So gear natin ito. Sa ibabaw. So para hindi nalagyan ng sulis. Ay ano yung exhaust sa palabas para yung kesame hindi gaano ipon yung init doon sa kesame. Kasi ang aim nung ceramic coat, ano mangyayari? Parang pag nainitan, tatalbog lang, malamig po nyero, hindi mainit sa ilalim. Kasi in the night, so watch me bring the fire, set the night light. Blessed day, mga ka-blessed. So, ngayon, papunta po tayo sa taas. Kasi may gagawin po tayo. Explain po natin. So, ito. Good morning, mga ka-blessed. Ayun yung araw sa likod ko. Okay, so, this time around, gaya na nakikita nyo, nandito po kami lahat ngayon sa roof deck. So, ang gagawin po natin ngayon kasi sa mga hindi pa po nakasubaybay dito sa vlog na ito. Yung ginawa po namin tong ceiling na to o nung roof nang wala pong insulation foam. Kasi as per requested po or as experience po nung nagpagawa nito sa unang bahay nila ay yun nga, once na mayroong insulation, pag nagkaroon ng butas ay sadyang pahirapan para makita mo yung butas nung pinakabubong mo o nung roof mo. So, we come up into a plan na gamitan, syempre, pero hindi pwedeng walang insulation yung roof natin. So, ito parang yan. So, kailangan talaga siya na merong insulation and somehow, we found out a solution for that. Eh, yun nga yung paggamit ng insulation paint. Okay? So, insulation paint natin, definitely, hindi siya pwede i-apply sa ilalim. So, i-apply siya sa ibabaw to alleviate po yung heat na marireceive or tatama mula sa araw. Okay? So, as far as I can, i-document po natin ito at para makita nyo rin po yung methodology kung paano siya i-apply. First time po namin na nagawa po rito sa job site ng 7 o'clock in the morning. So, as you can see, yun po yung araw, no? Kasi nga, we consider po yung heat factor po nung bubong natin. Kasi nga, mahirap naman po kasi na nga, like now, di ba summer na po, doon nga lang sa may pinaka-ibaba o sa slab pa lang, sobrang init na nung singaw nung araw. At more pa doon sa bubong na which is, yun nga, yung steel are made of, or it's a conductor. Definitely it's a conductor because it's a steel, made of steel or iron. Okay? So, ito po, before we start, so ito po, meron po akong scanner, okay? So, makikita po natin dito kung ano po yung temperature ng roof natin sa oras na to para, or makompare natin yung bago siya lagyan ng insulation paint at after malagyan. But eventually, mga ka-blessed, meron siyang first, second, tsaka third coat. Yun po yung standard na coating natin. Okay. So, ito mga ka-blessed, no? Nasa taas din po ako ngayon. Kailangan po ito eh. Para may document po natin ng gusto ang ginagawa natin.
Tandaan lang sa mga edges ha. Lalay lang, walang harness. Okay, so mga ka-blessed, no, kailangan talaga walang alikabok, dumi yung ating bubong para po well intact yung ating ceramico doon sa ating bubong. Okay po. So ngayon, may dala akong thermal scanner dito para ma-define natin yung init as of now. Na wala pa siyang initial coat o first coat ng insulating paint. Okay? So, tama-tama meron dito yung andamyo sa loob ng CR niya. So, tungtong lang tayo para magamit natin itong thermal scanner. Malik makita natin yung temperature ng ating drop ceiling. Sa roof deck, no? So, ito thermal scanner natin. Okay, so para ma-check natin, no? So, right here, i-reverse ko lang po yung camera, mga ka-blessed, para makita natin. So, right now, ang temperature natin, dito tayo sa may pinaka-opening niya, no? Temperature natin sa ngayon is 25.2. Okay, surface yan. So, dito sa area na to. Ito 26 na. Okay? So, may ano, may gap. So, 25.9. So, ngayon po kasi is sa paaga pa. Paaga pa ngayon. Kaya sinabi ko kanina, ngayon lang kami nag-start na 7 o'clock. So, mga 7:30 pa lang ngayon. Blessed. But again, malaman natin yung magiging difference natin dun sa ganitong oras uli bukas sa pag nalagyan na natin siya ng insulating tape. Okay pa. So, ito mga ka-blessed, no? Nahabol po natin yung araw na hindi ganun ka-init or kataas. Kaya, right now is exactly 8 o'clock pa lang po, no? Pero, yun nga, kailangan talaga natin ito magawa ng until 9 o'clock. So, sana naman, or hanggang 10 sana. Pero, depende. Kasi nga sa init. Okay. So ito mga ka-blessed, no? Ito yung tunutungan natin sa andamyo. So, as you can see, ito gano'n siya kataas eh, pero para po sa inyo at ma-document natin to, ay gagawin po na yun yung abang lingkod. Okay po. So ito mga ka-blessed, no? Doon tayo galing sa taas kanina. Yan. So until now, talagang continuous po yung paglalagay natin ng insulating paint. So akit ako ulit. Medyo akit nga yung pawis ko. At para mamonitor po natin sila, may document po natin.
Okay, so tumaka blessed no, little by little, area by area, ay kino-cover na po natin yung buong roof na natin ng, inumin, or mamaya, ng insulating natin, paint po. Makapag-second coat tayo okay, ngayon so, hapon. Challenging ko kasi to dahil nga yung araw, or mamaya na siguro umaga na, baka sobrang init din mamaya ng hapon. So, gaya na sinabi ko kanina, sa para tuyo-tuyo na rin siya. Since the beginning po na ginawa natin itong bahay na to, ay ngayon lang po kami nag-duty ng 7 o'clock in the morning. Okay, so observe lang po natin sila. Blessed, no? Ito medyo natakpan ng ulap yung araw. Grabe. Ito, kinailangan ko na naman gamitin ang ating magic hat. Sige. Okay. So, thank God, mga ka-blessed. At nakakaraos po yung first coat natin. Tama-tama, yung araw natin ay medyo nagtago or natakpan. Thank God. At I guess, next naman natin ito, within a day, for a day, i-dry natin siya tapos tomorrow ulit. Tomorrow morning. Okay pa? So, ito mga ka-blessed. Day 2 po. Ng o second coating po yung gagawin natin ngayon na paglalagay ng insulating paint sa may roofing natin. Mas madali nang pahiran ngayon yan kasi may first coat na, no? Sige, pero double check nyo lang na mapahiran natin yung pangalawa yung naunahan natin kahapon, ha? Roger, Rafael! By effectivity kasi niya nakasalalay sa pagpahid natin ng pangalawang coat. So wala na tayong makikitang kulay green yan after natin ang second coat natin. So makikita niyo naman yung wala pang pahid. May mga parang kalmot pa ng pusa. Kailangan yung pagkakapahid po natin ay talagang masinsin tsaka equally applied. Doon po nakadepende yung pagpigil natin sa init ng araw. Kailangan lahat sila o lahat ng area ng flooring, ng ceiling, ng roof natin ay malagyan. So, ang purpose nitong ceramic coat natin o itong roof insulation ay mag-deflect sa kanya yung heat ng araw. Okay? So, hindi siya mag-absorb, mag-penetrate dun sa roof natin para yung kisame natin o yung drop ceiling natin sa baba, yung mga joint niya po, mga ka-blessed, eh hindi po, let's say yun nga, parang maiwasan, although nag-apply naman tayo ng
ng elastomeric sealant din doon. Tapos at the same time nga yung init na ma-accumulate, let's say may kwarto rito sa baba, di ba? So pag although pag binuksan mo yung aircon mo, eh matagal na papalamigin. At the same time, yun nga yung based to sa experience nung client natin, nagpalit sila ng damit, no? Kasi nga yung pawis, di ba? Kasi nga nasa arawan sila. So yun nga, kung may insulation kasi sa ilalim, pag may tulo, hindi mo na makikita yung tulo kung nasaan, eh. Di ba? So unlike dito sa ginagawa natin ngayon, pag nagkaroon ng tulo to, eventually ma-define mo agad kung nasaan. Okay? So ito, mga ka-blessed, second coat po tayo. So ito, mga ka-blessed, nandito ulit tayo sa roof deck, no? So time check lang tayo. So check po natin yung temperature sa ngayon. Ngayon, naka 2 coats na po tayo ng ceramic coat. So, same ang area natin, yung sa may konting opening. So, ito mga blessed, makatayin tayo. Okay? So, check po natin yung temperature. Okay, so 33.4 degrees. Okay. So, tomorrow mga ka-blessed, same time, check natin yung temperature para malaman natin yung effect ng after natin makapag-third coat. Kasi naka-second coat na tayo, eh. So, third coat po. So, here we are, mga ka-blessed. Medyo, ayan, pasigat na po yung araw natin. Again, ito na po yung final and third coating po natin. So, standard lang naman po ito. Again, kung gusto nyo pong mag-apply ng panibago pang coat or fourth coat, depende na po sa inyo yun. So, let's see. So, ganito talaga, mga ka-blessed. Ito. Hanging po kami. At nakabilad sa araw para po sa inyo. So, here we are, mga ka-blessed, no? After nung third coat po natin, kahit na naman, no, kung gano'ng kabagsik yung araw natin ngayon. Ayan. So, talagang totally yung heat talaga nito, sobra yung, kaya naglagay tayo ng insulation paint. Then 1046. Okay, so check po natin ito. At na yun nga, nalagyan na po natin ng third coat po yung area o yung roof po natin. So kapatulong lang tayo ng konti. Reset ka ulit. Tapos, tutukan mo ng temperature yung butas naman. Okay. So, 32.3 yung temperature natin ngayon, mga ka-blessed. Sige. So, alis na monitor po natin ngayon at nalaman natin yung difference nung merong nung may second coat siya tsaka nung merong siyang third coat. So, from here, magkakaroon na po tayo ng chance na ma-finish po natin itong ceiling works natin. Kasi nga, due to the fact na talagang na-required po ni owner na as in wala po talaga siyang insulation, yung ginagamit po talaga normally na ginagamit. Insulation foam ba ang tawag doon? Dahil nga, once na nabutas yung bubong, eh hindi mo alam kung saan yung butas. Kasi nga, you cannot see the hole nga, eh, dun sa pinaka-ceiling natin. Well again, at least mission accomplished po tayo, mga ka-blessed. Okay, so mga ka-blessed, so before we end, alam niyo naman ginagawa natin. We are grateful today kasi may katabi po akong artista ngayon. Actually, artistahin lang po, mga ka-blessed. So right there and there, after po namin mag-meeting with an architect para po dito sa incoming project po natin para sa new life community po natin, mga ka-blessed, no? So, antayin po natin ito, mga. Hopefully, with pastor's permission, may vlog din po natin ito.
So, mga ka-blessed, I'd like to present with the privilege to present our pastor po from New Life Community Gentry, our lead pastor, Pastor Sanjay. Hello mga ka-blessed, magandang araw po sa inyo. And siguro i-share ko lamang very short from Book of Matthew chapter 4. Kita natin, and verse 4 ang sabi rito sa ating wika. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang implication po nito sa bawat isa po sa atin ay na kung saan hindi naman talaga tayo dapat dumepend. Kumbaga, ang tao po ay kailangan po kay silver ng physical food. Okay po, ng nourishment every day. Amen. Iba hindi lang 3 times a day kumakain, iba 5 times, 6 times. Pero ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon sa Mateo na kung saan kailangan din po ang salita ng Diyos na every day ay ating basahin, pagnilay-nilayin, upang sa gayon ay lumusog po yung ating spiritual life. Amen. Hindi lang naman tayo physical being, tayo po ay meron din pong espiritu. At kailangan din po i-feed ang ating spiritual life. The moment you accepted Jesus Christ sa buhay mo, kapatid, kailangan po masustain ng salita ng Panginoon. Kailangan everyday meron tayong meditation, quiet time with the Lord. So prayer and devotion. Kaya ang sabi nito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kumbaga, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain physical. Ang kailangan po natin ay pagkain spiritual din po. Bakit? Alam niyo po, kung gusto po natin magtagumpay sa buhay, ang susi po, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi nito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga ka-blessed, ang tanong ko, gusto mo maging matagumpay? Gusto mo maging masagana ang iyong buhay? Amen to that! Alam niyo po, ang sabi rito, huwag mong kaligtaang basahin. Ibig sabihin po nun, ay huwag mong palagpasin, huwag mong i-miss ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Because the Word of God itself ay magbibigay po ng success, magbibigay po ng prosperous life. Okay, katulad po sa nararanasan po ni Sir Silver, ni Kuya Silver po, na kung saan first project niya po ito, talagang breakthrough ang nangyari po sa kanyang first project, dahil inuna niya po ang pagsasaliksik ng banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon. Kaya nga po ang challenge ko sa araw na ito, mga ka-blessed, tayo po ay magsaliksik, mag-meditate, mag-aral ng salita ng Diyos upang sa gayon ating ang buhay natin ay gumanda, ang pamilya po natin, ang ating trabaho, ang ating career, ang ating negosyo ay umunla, dahil po ito ay sa katagumpayan na ibibigay ng Panginoon po sa atin. Once again, basahin ko po ulit. Sabi rito, okay, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Minsan pa, let's apply this Word of God. Araw-araw, hindi lang siya once a week, hindi lang every Sunday, makikinig tayo ng sermon, ng misa, kundi araw-araw, babasahin at i-apply po natin sa ating buhay. Once again, I am Pastor Sanjay, and I am blessed na maging part po ng vlog po ni Kuya Silver. Kuya Silver. Okay, so mga ka-blessed, so according nga talaga kay Pastor Sanjay, no, we're not only living just food, or hindi lang yun ay kabubuhay natin. We live on this world by the word of God, and yun na, as we read yun na yung Bible verses every day, yun yung magiging source of life natin. Amen. Hindi yung food, hindi lang sa food. So again, Pastor Sanjay, no, I'd like to take this opportunity na. So tayo na yung mag-ending. So mga ka-blessed, sa mga hindi po na sa subscribe, kindly subscribe po, and kindly click the notification button para every time na may bago po tayong vlog ay ma-notify po na. So muli, ako po
po si Silver Santos at siya po si Pastor Sanjay. Nagsasabi po sa inyo ng isang pagpapalakal. God bless po.